Okay, siya nagbabalak na ako mag-workout, kaya naman naghahanap ako ng isang Bluetooth earphone para gagamitin pag nag-workout ako, para nakapag-play pa rin ako ng mga music habang nag-workout ako. Kaya naman, dumanto sa Shopee itong Plexstone T2. At pinadalahan tayo ng Plexstone, itong Plexstone T2. Pero bago ko ipakita sa inyo, mag-quick unboxing muna tayo para makita nyo kung anong laman nito. Okay, so ito yung box at buksan na natin to. Sorry kung medyo madumi yung table. Okay, ito na. Okay, ito na. XMOWI True Wireless Gaming Headset. So, may apat pala tong kulay. Yung isa is puti, pink, purple, at green. So, sana yung makuha ko puti. Kasi puti yung cellphone ko. So, buksan na natin to. Pikit ako ako. Okay, ito yung mismong earphone. Yun. Sulahin mo natin dito. Ano pa yung nasa box? Ito, meron tayong warranty card. Basta Plexstone, hindi mawawala yung warranty card. At syempre, itong ating cable at yung ginagamit niya is Type-C. So, ibig sabihin, mabilis yan. So, yun lang naman yata lahat ng kasama sa box. Okay, so ito na yung earphone natin at... Itong earphone nga pala na to ay nagkakahalaga lamang ng 630 pesos. Isipin mo yun, sa halagang 630 pesos, makakuha ka na itong tinatawag nilang touch key na feature na kung saan tinatap mo lang itong parang nakalagay dito tapos pwede mo na makontrol yung music nyo. Oh, siya nakalagay pala dito sa likod ng box yung mga specification. Meron tayo dito 45 ms low latency. Ibig sabihin, hindi mo mapapansin yung delay. Hindi ako sure kung para ito buksan, pero alam ko dito. Pero yan, nagbiblink na, so ibig sabihin naka-on na at buksan na natin yung Bluetooth. So, tingin ko ito, BT. Ayun, connected na tayo at nag-stop na yung blinking dito. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito. Pag kinoconnect mo, mawawala na yung blinking niya. Hindi na siya umiilaw. So, tignan natin sa sound quality. So, subukan natin siya gamitin. Oo nga pala, ganito pala yung maging itsura kapag nilagay siya sa tinga ninyo. Ang napansin ko, kahit gumalaw kayo ng gumalaw, hindi siya nahuhulog. Kaya maganda talaga ito kung gagamitin niya siya kung mag-workout kayo. Subukan natin sa sound quality itong XMOWI T2. Ano man, tingnan, napansin ko kapag pala pinipindot nyo itong dito. Itong parang pa-square dyan. Pag pinipindot nyo, nagpa-play and pause yung matugtog nyo. Wala lang, galing lang. Ang ganda ng bass niya. Matunog yung bass niya, promise. Parang ito yata yung pinaka-mabass na na-try kong product ng Plexstone. Malakas talaga yung bass niya. Okay, so maganda talaga yung bass niya, promise. Walang halong biro. Maganda talaga yung bass niya, maganda talaga, promise. At yun nga, isa nga sa mga nagustuhan ko, eh, kung gusto mong i-play at i-post, pipinutin mo lang siya na gano'n. Tapos pala, pag dinouble tap nyo, magpa-play yung next song. Yung pag-tap niya, is hindi siya pinipindot. Parang ganyan mo lang. Yan, nagpa-play and post na siya. Ang galing, tignan nyo. So sa latency, wala naman siyang delay. Wala ko napapansin na delay. Wait, nandito pala yung manual. Ngayon ko lang nakita. So meron palang gamut tong earphone na to at di ko sure kung paano siya gawin. Ayun, pinindot ko siya ng 5 beses at nagsalita yung robot na sinabing game mode. So di ko alam kung ano yung pinagkaiba ng game mode sa normal, pero tingin ko yung latency niya is na binabawasan yung pagka-delay. So para kung gagamit niya sa kung maglalaro kayo, hindi siya delay yung pagbabaril. Pero yun, napakaganda na ito. Nagulat ako sa bass niya. Ikukumpara ko siya dito sa binigay sa akin natin na Plexstone na Plexstone G5. Mas malakas yung bass nito kaysa dito. At yun, bibigyan ko na to ng ratings. So siguro sa sound quality, bibigyan ko siya ng 5 out of 5. Napakaganda ng sound quality. Tapos yung design niya, maganda yung design niya. Yung dito sa case. Yan, magnetic siya. Bibigyan ko siya ng 5 out of 5 sa design. Pero sana, mas maganda sana kung puti yung binigay. Tapos yung comfortability niya, saktong-sakto siya sa tenga ko. Nakita niya man, kahit anong kaloko, hindi siya nahuhulog. Kaya maganda talaga siya gamitin kung mag-workout kayo. So ito lang yung review ko sa XMOWI Plexstone T2 na pati na yung ring light ko. So yun lang, kung gusto nyong bilhin to, lalagay ko sa pin comment and sa description. Kung gusto nyong bumili na ito, recommended ko to, napakaganda. Napakaganda ng base at madali-madali lang siyang gamitin dahil tinatap-tap mo lang siya. Hindi mo na siya kailangang i-press kahit isang kamay lang gamitin mo magagamit siya. So yun lang, maraming salamat pala kay Plexstone sa pagbibigay nito at yun lang.